sa isang araw po. It's showtime! Sa huling presidential debates, isang pangalan ang laging binabanggit ng isang kandidato upang sabihin na nagsisinungaling ang mga nagpaparatang sa kanya. Goebbels. Sino nga ba si Goebbels? Sa mga nakakaalala ng kasaysayan, si Paul Joseph Goebbels ang Reich Minister of Propaganda ng diktador na si Adolf Hitler sa Germany o Alemanya sa panahon patungo sa ikalawang digmaang pandaigdig mula 1933 hanggang 1945. Ngunit, pag-usapan muna natin, ano nga ba ang propaganda? Hindi ito laging negatibo. Ito ay pagpapalaganap ng isang sektor ng kanilang panig-ideya o ipinaglalaban sa mas maraming tao. Halimbawa, ginamit ito ng kilusang propaganda ni Rizal at Del Pilar noong ipinapalaganap nila sa Espanya ang kanilang mga hinihinging reforma para sa Pilipinas. Gamit nila ang mga nobela ni Rizal at ang La Solidaridad sa gawain ito. Subalit, madalas ma-associate ito sa black propaganda o ang paninira ng walang batayan sa isang tao o institusyon. Si Goebbels ay isang magaling na orador na ginagamit ang kanyang katawan, mga galaw ng kamay at ang kanyang boses sa kanyang pagpapalaganap ng ideya ng mga National Socialist o Nazi noon sa Alemanya, na ang mga Hudyo ang dahilan ng lahat ng pagkasawi sa digmaan at paghihirap ng nasyong Aleman. Pagdating ng panahon, darating ang pamahalaang Nazi sa puntong sasakupin nila ang maraming bansa sa Europa at ipatutupad ang Final Solution na pagpapaligpit sa lahat ng Hudyo sa Europa na nakilala bilang Holocaust. Ayon sa ilan, sinabi raw ni Goebbels, "If you tell a lie big enough and keep repeating it, people will eventually come to believe it. The lie can be maintained only for such a time as the state can shield the people from the political, economic, and or military consequences of the lie. It thus becomes vitally important for the state to use all of its powers to repress dissent. For the truth is the mortal enemy of the lie, and thus by extension, the truth is the greatest enemy of the state." Kaya naman pala kapag sinungaling ka, katumbas mo si Goebbels. Pero, ayon sa mga profesor ng kasaysayan sa Alemanya, ang sipi na ito ukol sa The Big Lie ay walang ebidensya na nanggaling kay Goebbels. Maaaring ito ay nagmula sa paliwanag ni Adolf Hitler sa kanyang aklat na Mein Kampf ukol sa pagiging epektibo ng mas malaking kasinungalingan kaysa sa mas maliit na kasinungalingan na lagi namang ginagawa ng mas maraming tao, na madalas paikliin bilang "Make the lie big, make it simple, keep saying it, and eventually they will believe it." Minsang sinabi ito ni Goebbels, hindi ukol sa kanilang sarili, ngunit tungkol sa kalaban nilang si British Prime Minister Winston Churchill. The English follow the principle that when one lies, one should lie big and stick to it. They keep up their lies, even at the risk of looking ridiculous. Nang natatalo na si Hitler sa digmaan, sinamahan siya ng pamilya Goebbels sa underground bunker kung saan nagbaril ito sa sarili. Si Goebbels ang humalili bilang pinuno, ngunit kinabukasan din, pinainom nila ng kanyang asawang si Magda ng lason ang kanilang anim na anak at sila mismo ay nagpakamatay. Ako po si Shao Chua para sa telebisyon ng bayan. And that was Showtime.